Hi guys! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maging smooth ang isang simpleng video lang using CapCut. At dalawa lang ang gagamitin natin. Ito ay ang speed at hump split. Pero bago tayo magpumpisa, intro muna tayo. So, ang una lang natin gagawin guys ay punta tayo sa CapCut. Ngayon, pagka wala pa kayong CapCut, ha, pwede kayong mag-download sa Play Store. So, pindutin natin tong new project. Tapos, piliin lang natin yung mga video na i-edit natin. So, kuha ko lang tatlo. Ayan. And then, ito, nasa baba. Ngayon, eto na, yan. So, ang normal speed niya is, yan, ganyan lang siya, normal speed lang. Pero, gagawin natin smooth yung video natin sa tulong ni split at ni speed. Yan, dalawa lang muna ang gagamitin natin. So, ang naitutulong kasi ni split, ha, tinatanggal niya yung mga unwanted videos, ha, tulad na to. Yan, maghahanap ako ng video na ikakat natin. Yan, itatapat lang natin dyan sa guwet. Then, pindutin natin yung split. And then, delete. Yun, wala na siya. Then, move tayo sa second video. Kung ano ulit yung gusto nating tanggalin. Dito, tanggalin natin to. Yan, simula dito. Split. And then, delete. Move tayo sa third video. Ayan. Hanggang dito lang. Ayan. Split ulit. And then, delete. So, ayun yung purpose ng split. Tinatanggal niya yung mga unwanted videos, yung mga gusto nating tanggalin para mas mapaganda yung flow ng video natin. So, ngayon naman, move tayo dito ay speed. Si speed naman, may dalawang klase siya. Ayan, oh. Normal, tsaka curve. Yung normal, yan, times 1, 2, 5, 10, 100. So, pag kinapat natin siya sa times 2, ayan, magiging ganito siya. Ayan, pero buong videos yan. Buong video, ganun siya kabilis, no? Pero, kapag dito tayo pumunta sa curve, at pinindot natin itong custom, tayo mismo yung gagawa kung ano yung papabagalin natin o papabilisin natin. Sige, testay natin. Edit natin. Then, punta tayo dito. Ayan. Dito natin siya yung slow motion. Add tayo ng beat. Para hindi yung beat na to, ayan, halimbawa ito, yung beat na dinagdag natin. Ang ibig sabihin yan, yung simula dito sa beat na to, hindi na ito masasama sa slow motion sa papabagarin natin. So, maglalagay pa tayo dito ng isang beat para hindi madama yon. So, ayan. Isa pa dito para mas smooth. Isa pa rin dito. Tapos ibababa lang natin kung gaano kabagal gusto natin. Ayan. Then, try nga natin. Ayan. Ay, masyadong nabagal. So, pag may masyadong nabagal, iangat kang natin to. And then, ayan na. Tingnan natin kung gano'n siya ka-smooth. Ayan. Okay na. So, tapos na tayo sa first video. And then, second video naman tayo. Custom ulit. Edit. Ayan, yan pa lang. Maglagay na tayo ng add beat. Ayan. Tapos dito, add beat ulit. Then, baba lang natin siya. Ayan. Lagay din tayo dito ng beat. Ayan. Isa pa dito. Ayan. Ayan, titingnan natin yun kung gano'n siya kay smooth.
Ayun. Pero pwede pa natin siyang, ano, para mas, medyo mabilis pa. Ayun, dito. Unbeat tayo. Sa papamabain pa natin. Yan. Go. Ayun, okay na. Smooth na. And then, sa last video, dito tayo kukuha. Yan. Unbeat. Dito pa lang mag-add na tayo. Tapos add pa ulit tayo sa tabi niya. Isa dito. Yan. Tapos ibaba natin to. Tapos ibaba rin natin to. Then check natin yung kakalabasan. Ayun. Boom. Ayan, sakto na. So, yan. Tapos na tayo sa tatlong video. Kung gaano kay smooth yun. Ayun ang purpose naman ni speed. Pinapakita niya kung gaano magiging ka-smooth yung video natin. So, play natin ha. Tingnan natin yung ginawa natin. Ayun na. Alam mo yung pagka pinanood mo, parang kaabang-abang na agad siya. Parang dun ka magpo-focus eh. Ayan. Then, ayan next. Parang yung, kung ano kasi yung in-slow motion mo, ayun yung mismong highlights mo. Ayun yung gusto mong ipakita sa kanila. Ayan o. O, di ba? Smooth na. Tapos biglang bibilis kasi tapos na yung pagka-hashoot. So, ayun, ganun lang guys. Ganun lang siya kadali. Tapos, ayan, delete natin yung para di makitang CapCut. Ngayon, ito sa taas, i-download natin siya. Wait lang natin yan. At after nun, tapos na. So, guys, ganun lang talaga kadali. Napakadali lang mag-edit, lalo na kung gugustuhin natin. Oh, di ba guys? Nakagawa agad tayo ng video. Ganun lang kabilis. Gamit lang natin ay speed at split. Naging smooth na agad yung video dahil lang sa dalawa na yan, di ba? At sa mga susunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang keyframe, mask, transition, at marami pang iba. Basta, follow nyo lang ako dito sa Facebook, subscribe nyo lang ako sa YouTube channel ko for more videos. Thank you, thank you, thank you, thank you ng madami.